Ang itsura ng Marikina River na umaapaw sa kabahayan habang nananalasa ang bagyong Enteng noong September 2, 2024. Makikita na tila walang flood control na gumagana sa Marikina City ang balwarte ni Madam Chair Stella Quimbo ang nasa kanang bahagi ng video na tila kasali sa mga yayamaning tao sa Pilipinas. Anyway, alam ni Stella Quimbo na may 5,500 na flood control na proyekto si Bongbong Marcos dahil ang pondo niyan ay sila ang nagbigay at nag-approve. Nitong 2024, siningitan pa nga nila ng 70 billion pesos ang DPWH, pero nasaan ito ang tanong ng taong bayan? Si Madam Chair din ang nagsabing binawasan nila ang pondo ng OVP dahil sobra-sobra daw ito at hindi mapagkakatiwalaan sa pera ng bayan, ayon sa nasa kaliwang picture na tila yayamanin at ang pinaparatangan gastadura ay ganyan lang ang hitsura. Gayunpaman, COA na mismo ang naging hitsura ng magamit ito ng maayos at may pinaka-highest COA rating sa buong kasaysayan ng DepEd. Habang ang mga mambabatas ay liquidation by certification lamang ang paggastos ng kanilang mga bilyon na pondo. Wala rin committee na nagbubusisi sa kanilang mga kinukuhang pondo sa kaba ng bayan. Kaya naman ilan sa mga mambabatas sa kamera ay kung hindi may sariling helicopter ay afford na afford ang mga mamahaling collection kagaya ng mga bags, relo at iba pang luho. Ang pormahan nga ni Madam Chair Quimbo ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay MJ Kiambao Reyes ay, Becky naman, Class A Birkin lang po yung gamit niya. Alangan namang 1 to 2 years of her annual income ipambili niya lang ng isang bag na 2.1 million pesos ang halaga. Ano siya, corrupt kayo talaga? Malay nyo, baka naman old rich lang talaga sila. OMG, kabug si Jinky, heart, at small kay Congresswoman. Yun naman kay Adrian Pascual ay, point of inquiry, Madam Chair. Magkano po joint net worth nyo ni Miro? Pakilabas na din po sa public ng Sal and ninyong mag-asawa for the last 10 years para patunayan na kayo ay for full transparency and are beyond reproach. Salamat po, Madam Chair. CC, Office of the Ombudsman Philippines Bureau of Internal Revenue Philippines, Romeo, June, Lumagi Jr. Ayon naman kay KLCI, ilan lang sa mga bagay na wala si Bratenella Sara Duterte na meron si Simple Teacher Stella Quimbo. 1. Hermes Birkin bag. 2. Hermes evening purse. 3. Branded gold watch that I'm still going to check. 4. Low pullover sweater. 5. Super pearls. Ang daming Hermes Birkin ang very simple, not a brat, very demure, very mindful teacher Stella. Yun pa lang ang nakikita ko. Ulit kong sinabi sa inyo na itong mga jutang ginemes na ito, itong si Kimbo, di ba, naka Hermes, naka Chanel, ang mamahal ng mga bag. 13 million, 11 million, yung mga Birkin, di ba? Magkano lang ang sweldo ng mga putang inang yan, di ba, sinabi ko sa inyo? Magkano lang ang sweldo ng mga jutang ginemes na yan? Wala pang 500,000 wala pang 500,000 yung kanilang sweldo sa isang buwan. 200 to 300,000 lang. So you do the math. Kung yan ay nagtatrabaho sila ng matino, kunwari, at sumisweldo lang, sabi mo ng 300,000 pesos ang sweldo nila. 3 times 10. Sa 10 buwan, that's only 3 million. Paano maka-afford yung mga jutang ginemes na yan ng 23 million, 11 million, 10 million, 15 million na mga bag at mga alas na... They only maintained a single office. Lumabas naman po sa ating hearings na mayroong 10 satellite offices and 2 extension offices. And this is likely the reason why lease expenses umabot sa 53 million pesos na mas malaki ng DIAMAC compared to the previous vice presidents. So, minabuti po namin balik po siya sa levels ng 2022
na kung saan ang vice president natin noon only maintained a single office. So, as I explained earlier, pagdating po sa budget execution, bahala na po ang executive dyan. Exactly how they will use the plan po sa regular programs, ang lumabas sa hearing ay number one, tila napakaraming opisina. Back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyong pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanita nilang statement about pa rin dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara at nabigyan siya ng mga basehan doon sa ipafile daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. Kaya ngayon, pinipilit nilang the one ng basehan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Ma'am, regarding naman po dito, kasi isa sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin. So, kapag atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano pong inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at akihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong ang mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain.